Katulad nyo, nagulat din ako sa nangyari kay Goff. Pero hindi ho ang kapatid ko na si Seb ang pumatay kay Goff. Kundi si Bel, yung PR manager ni Goff. At siya rin ang karelasyon nito matagal na. Sir Paco, bukod sa sex scandal, totoo ho ba na pusher naman ang isa niyo pang kapatid? Hindi ho totoo yan. Pero nakita siya, Mayor, sa bahay ng pusher. Oho, oho. Andun po si Drew nung bypass. Pero hindi siya nakuha na ng droga, hindi rin siya nagbenta. Hindi ko ho siya pagtatakpan kung totoo yan. Nitong mga nakarang araw ho, marami pong iskandal ang nangyari. Kaya ang hiling ko po sa inyo ay sana bigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Pagtatrabuhan ko para makuha ko ulit ang tiwala niyo. Dahil hindi po akong leader na pwedeng palampasin ang gusot. Ako ay isang public servant. At ako accountable sa inyo. Salamat. Nitong mga nakarang araw ko, marami pong iskandal ang nangyari. Kaya ang hiling ko po sa inyo ay sana Jesus! Bigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Naku! Pagtatrabuhan ko para makuha ko ulit ang tiwala niyo. May papreskon si Mayor, sinasalba yung pangalan nila. Ako ay isang public servant. At ako, accountable sa inyo. May cherry red? Tagal-tagal mo na nag-e-empake. Konti-konti lang naman ang gamit natin dito. Bagal ng oras, Chang, bibilis tayo kapag tumulong ka. Pinapatawa ka lang, Ito na, tulong na. Ito na, Chang, tinupi ko na yan eh. Diyan ka na nga. Tapin ko yung doon. Kuya. Alam kong ilang beses ko na sinabi to. But I am truly sorry sa lahat ng gulong nagawa ko sa pamilya natin. True ka sa akin mag-sorry. Okay, Charity. I know, pero syempre sa'yo din. You lost your wife dahil sa mga nagawa namin. Mga nagawa natin, Drew. Mga nagawa natin. I have to take responsibility also. Kasama rin ako sa nagloko kay Cherry. Paano ba natin maayos to, kuya? Seryoso? Gusto ko talaga maayos to. Drew, ang sorry, hindi lang siya sorry. Hindi lang salita. Action din siya. At pangalawa, syempre kailangan din ni Cherry ng hustisya para sa mga magulang niya. So do you think I should do it? Na magpakulong?
Yes, Drew. Yes. But I'll be there with you. Every step of the way. Kuya, ano yung mga to? Ay, sir, hindi mo ba kayo natawagan? Ito po yung mga bagong furniture para sa resort nyo. Dito na namin deliver kasi sarado daw po yung resort. Oh, yun na nga, sarado na. Akala ko ba kinansel na itong mga to? Ay, hindi na mag-ooperating resort. Ah, sir, sa office na lang po kayo may pag-usap. Pinadeliver lang po kasi ang mga to. Ito, sir. Pag-armana na po. Salamat po, sir. Alam ko ayaw ni Becca na makipag-usap sa akin. Pero anong gagawin ko sa mga to? We're trying to liquidate the assets para matapos na to, pero ang dami pa ng delivery nila babayaran ko. I'm sorry, Dave, pero matagal nang pinuseso yung mga pinagbibili ninyo. I guess kailangan mo nang isama yung mga yon sa pagbebenta. This was her brilliant idea. Siya yung nag-isip ng resort na yan. It was also her brilliant idea na magpanggap na buntis siya kahit hindi pala. Eh kung nagpaka-honest ka na lang din na hindi mo siya mahal, edi sana mas maiiwasan yung dalawa yung ganitong sitwasyon, di ba? Can't I file a case against her for lying to me? Ikaw, kung mas lalong gusto mong maging magulo. It's up to you. Kakain ka na ba, kuya? Ano ba yung mga gamit na yan? Yeah. Just a big mistake. Saan yung mga tao? Laging lasing si Kuya Seb. Kaya malamang nakaandose pa rin yun sa bar. Si Kuya pa ako, hindi ko alam. Baka nasa munisipyo pa. Nagpapakahirap na ibangon yung pangalan natin sa mga tao dito. Iba talaga si Kuya pa ako. And all of this because... Because? You killed a man, diba? That you helped me cover up? Dahil kapatid kita. Inuto sa'yo ni Papa, kaya ginawa mo yan. Alam mo, Drew, I was on the brink of telling the truth. Pero nung nakita ko na baka mawawala ka na sa amin, nagbago na ang isip ko para sa inyo. Anyways, ayaw ko na pag-usapan. Then I guess it wasn't because I killed the man. It was also because you covered up a crime. You're equally at fault, di ba? Baka nga kasalanan. Kaya huwag ka magsalita na parang ako lang to.
Ikaw rin to, kuya. Na mas pinili ko at mas minahal ko kayo kaysa sarili ko. Kaysa sa babaeng mahal ko. I put you guys first. I put you above my own happiness. Then I guess it was a sacrifice. Yes, it was. Ikaw rin ang nagsabi na kusa mong ginawa. So, kuya, I think it's time to stop acting as if you're the hero or the victim because you willingly did it. Ang pinagsasabi mo, walang humingi ng kuya. Kusa mong ginawa. Dahil ako ang kuya! I'm responsible for you and for this family. Kaya magiging responsible na ako. Aamin na ako. Aaminin ko na lahat. At itidawit mo ako? I don't know. I don't want to, but maybe. No, no, no. I don't know. Drew, no. After everything, wasak ng buhay natin tapos ito pa ang gagawin mo? I'm sorry, kuya. I'm sorry. Drew? Alam mo, isa to sa mga mamimiss ko. Hayaan mo. Lagi kitang padadalhan. Para hindi mo mamiss. Kayang pigilan. Kaya sinasabi ko sa iyo ngayon. Ito. Jerry, matagal na sa akin to. Mahal kita, Jerry. Sabi natin ang totoo. Nalulong siya sa droga at doon siya magpaparihab at magbabagong buhay. Dahil mahal ko si Cherry, ang hirap ng hinihingi niyo sa akin. Sino mas mahal mo? Si Cherry o si Drew? I'll do what you want. Basta mangako kayo na hindi niyo sasaktan si Cherry. Switch on everything. Cherry. Mahal kita. Mahal? Ganyan na ba ang mahal? Dahil yung iwan. Jerry, kailangan ako ng kapatid ko. Hindi kita pinapapilit eh. Sinasabi ko lang. Thank you.
Pedro, dapat mabulok siya sa kulungan. Si Seth, hindi siya deserve ni Connie. Dapat na maghiwalay silang dalawa. At ikaw din, hinahalit kita. Nakita, Dave. Kaya na ginawa mo sa aking pinagmukha mo akong tanga. Hindi ni Seth siyang pagmamahal na para magsinungaling kayo sa akin. Mga sinungaling kayo. Mga demonyo kayo.